In John 10:10, sabi ng Panginoon, I came that you might have life and have it to the full. Have it abundantly. So ang buhay dapat ay masagana hanggang tayo nabubuhay sa katawang ito ay tamasahin ang pagpapala ng Diyos. At kung kalooban tayo ng Panginoon ng mahabang buhay, those years in the latter part of our life should be golden. Now what is the gold in golden years? Paano nga ba nagiging golden yung pagtanda? Matanda ka man ngayon o bata ka, tatanda ka rin, mahalagang pag-isipan ang ganitong mga bagay. Dear God, we thank you for life. And we thank you, Lord Jesus, that you are the author of life, the giver of it. Teach us to appreciate, to love, and to live life to the fullest. Lead us. Teach us, Father, in the name of your Son, Jesus, who is the life, the light of our lives, we thank you. Pastoral work, church work, kay ikaw ay choir, kay ikaw ay technician, exposes you to a lot of funerals. It is one of those unexpected parts of the ministry that you would see so many people die if you get to visit them. Well, they are alive or are sick. And then you get to go to so many wakes and you get to bury so many people. Sa ministry, pagka ikaw ay involved sa gawain ng church, you look at life and death in the eye. All the time, nearly every day. At sa hinaba-haba ng panahon, sa paglilingkod sa mga kapatiran, sa pagtingin, sa pagdalaw sa mga ipinanganak, lumaki, ikinasal, kasakit na matay, may mga bagay na dapat ay malinaw tungkol sa buhay. Psalm 90 verse 10, we can expect 70 years or maybe 80 if we are healthy. This is the ideal. Sabi, well, kung maganda kang mabuhay, malusog ka, genetically, you are gifted, pagkatapos ginawa mo ang tama, at naiwas ka sa mga sakuna, maaaring mabuhay ka ng 70. O kung talagang malusog ka, maka 80 ka pa, o lumampas pa. This is general, this is not the rule of how many years every person should have in this world. This is ideal. But whatever age, anytime, life is precious. Life is God's gift. So make every year, every month, every week, every day, in fact, every hour, and if possible, every minute, count. Wala dapat sayang na oras. May takda ang buhay. Isisilang ka sa ganitong date, mamamatay ka sa ganong date. Dapat in between birth and death, walang sayang. Kasi ang iksi ng buhay sa mundo. James 4:14, ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa makatuwid, dapat maging makabuluhan, makulay, at hanggat maaari, masarap ang buhay. At kahit ikaw ay espiritual, religyoso, huwag mo kakalimutan na dapat ang buhay mo ay makalupa. Not in a negative sense, but in a positive sense, kasi nakatira ka sa pakakapa sa katawan mong lupa. So dapat buhay ka dito sa lupa. Binigyan tayo ng Diyos ng senses. It means that life on earth should be sensuous. Masyado kasing minasama ng Greek philosophy, lalo nung panahon ng Panginoong Jesus, and several hundred years before His time, minasama yung katawan, minasama yung senses, minasama yung enjoyment, at naman na ito ng mga maraming Christian theologians, kahit hindi galing kay Jesus, yung mga teaching na yon, yung minamasama ang pag-enjoy, minamasama ang mga hilig at sarap ng katawan, hindi naman galing kay Jesus yung teaching na yon eh. That's why He was called a friend of sinners, He is a drunkard, dahil si Lord, yung kanyang pagtira sa kanyang lupang katawan, hindi niya yung inaksaya. In fact, the best use of it was for sacrifice para sa ating lahat. Pero bago na karating yung sacrifice, He was eating, He was enjoying meals with people, He was attending feasts and festivals and weddings. Dapat ganun ang attitude ng mga tunay na sumasamba sa Diyos.
binigyan ka ng katawang lupa, enjoyin mo yan. Ngayon, magiging spirito ka lang, wala yung katawan mo later, doon ka nalang maging 100% spiritual. Dapat may balance. Both sides. Walang lugi. You are spiritual and earthly at the same time. Right now, you are spirit, body, and soul. When the body dies, the soul dies. Because the soul is your personality. And the spirit lives on. It returns to God. But while you are alive in this body, hindi ka lang spirit. Body ka rin. I-respect mo yon and live fully in the body. At ikaw din ay may soul, may emotion, may personality. Live according to that personality. Sabi ni Solomon, why be too good or too bad? A man or a woman, a person who is spiritual will avoid all extremes. Huwag ka dapat masyadong extremist. Sobrang religyoso. Ayaw mo na kumain na masarap. Ayaw mo na mag-enjoy sa buhay. Eh di dapat. Sige na. Lagutin mo lang yung hininga para maging spirit ka na. Nasa body ka pa ang Panginoon na nagpapasya kung kailan ka magiging fully spirit. And you've got to respect that state of life because it's a gift from God. May mga religious thought and practices na walang ginawa kundi i-deny yung body. Hinahampas, sinasaktan. Uy, medyo nagandahan sa isang bagay. Hahampasin ang sarili. I am bad, I am evil. Eh, nilikha ka nga ng Diyos sa may mata, nilikha ka ng Diyos sa may mga panlasa, nararamdaman mo ang mga senses. Why demonize the senses? God, in His infinite wisdom, made you fearfully and wonderfully. And you should appreciate that. You will not always be in that body. When your spirit leaves that body, you're a spirit forever. So, huwag mo rin sayangin yung pagkakataon while you are in the body. Ecclesiastes 11:8. However many years anyone may live, let them enjoy them all. Marami mga Christian takot sa word na enjoyment. Ang gusto nila, suffering, sacrifice, fasting, yung mga ganun. Bakit ka pabinigyan ng Diyos ng digestive system kung magpa-fast ka lang lagi? Di dapat wala na lang. Nilagyan ka ng digestive system kasi dapat mo enjoy kang kumain. Nilagyan ka ng panlasa sa iyong dila para masarap ang kinakain mo. Kasi kung hindi naman kailangan masarap, di wala na lang panlasa, lunulunin mo ng lulunin kahit ano. Binigyan ka ng mata para makita mo ang magagandang bagay, itang tenga para makarinig ka ng mga tunog, ng musika. Binigyan ka ng paa para maglakad, makarating kung saan-saan. The Lord is so kind. The Lord would like us to enjoy the beauty of His physical creation. And that is part of balanced and wise spirituality. So enjoy your life as soon as, and while, and whenever you can. Do not suspend enjoyment. Pagkatapos ko ng elementary, mag-enjoy na ako. E paano kung namatay ka na bago ko mag-graduate? Pagkatapos ko ng college, mag-enjoy na ako. Pagka nagka-asawa na ako, mag-enjoy na ako. Pagka napaaral ko na ang mga anak ko, mag-enjoy na ako. E paano kung kamatayan mo sa kalagitnaan? Dapat every moment, every minute, naghahanap ka ng may enjoy. It is part actually of very essential worship. When you enjoy God's creation, when you gratefully, lovingly, and thankfully receive the gifts of God, it is an act of worship. Hindi naman sa bista ang Diyos, nang ikatutuwa niya lang, yung mapagod ka ng kaluluhod, katataas ang kamay, habang manhid na yung kamay mo, nangingimay ka na, yung hindi ka kumakain, kaayuno, yung lahat na lang nagandahan ka, sinundot mo yung mata mo, tinanggihan mo, minamasama mo lahat ang nasasarapan ka, eh nilikha ka ng Diyos sa ganyan. So enjoy life, even before middle age. May sariling charm ang childhood, may sariling charm ang youth that can no longer be enjoyed the same way when you are no longer a child or no longer a young person. So, do not fear. Marami kasing mga pamilya, marami mga churches, para lang dumali ang kanilang trabaho sa pagbabantay sa mga bata, para lagi silang kampante at walang inaalala, tinatakot. Huwag kang aalis, huwag kang lalabas, huwag kang lalayo, huwag kang mag-enjoy, huwag kang pupunta doon, huwag kang pupunta dito. Bakit po? Para dumali ang pagbabantay ko sa iyo. Huwag ako mapagod, huwag ako mag-alala. Do not fear. And do not scare children from being children.
Do not scare young people to explore and to be young. Do not rob children of their childhood. Ang bata-bata pa, gusto mo mag-behave na siya as a mature person? Hindi kailangan gawin yun. Kasi pag nang mature na siya, hanggang mamatay na siya, mature na siya. Sandali lang siyang bata. Do not rob the youth of their youth. Kasi sandali lang silang kabataan. Ecclesiastes 11:9, be cheerful and enjoy life while you are young. Do what you want and find pleasure in what you see. May kasunod kasi yan, but remember the Lord in the days of your youth. Hindi yun warning na mag-enjoy ka, tapos biglang binawi, o kung mag-enjoy, magagalit ang Diyos. Ang sinasabi lang nun, mag-enjoy ka, pero tatanda mo may Diyos. May natural law, pag may ginawa kang mali, may bunga yan. Pag hindi ka nag-ingat, maaaring magbunga yan sa pagsisisihan mo at hindi maganda, pero mag-enjoy ka within limits. Within safe limits. Within wise and mature limits that you could hear only from mature people. Kaya mga young people, dapat hinahayaan sila na talagang ma-enjoy ang kanilang kabataan, pero pinapayuhan, pinapangaralan, at mga young people, dapat nakikinig. Kasi pagtandaan nyo palang malalaman yung alam ng matanda, eh kung hindi mo, hindi ka na umabot sa pagtanda dahil nagkasira-sira ka na habang bata ka, kaya dapat mahalagang makinig sa mga matatanda. But we must not overscare people from exploring, from knowing themselves and the world. As soon as possible, get to the point where you can say no to what you do not like. Isa sa mga pinakatrahedya ng buhay, yung yes ka ng yes kahit gusto mo mag-no. Sunod ka ng sunod kahit ayaw mo sumunod, kasi umaasa ka lang. Kasi binibigyan ka lang. Kaya ang kasama ng being able to say no so that you could really do what you want to do is to earn that privilege. Be productive. Be fruitful. Psalm 26:4-5, I don't spend my time with worthless liars or go with evil crowds. Applied in a more general way, I do not spend my time with people I do not like. And for you to be able to do that, do not depend on others. Do not be over-dependent on others. In other words, earn your money, buy what you need, go where you like, kasi yung capacity, the power to say no, has a financial backup. Hindi ka naman talaga makakano kung umaasa ka lang, binibigyan ka lang. Kaya kailangan maging independent ka as early as possible, at least in terms of financial viability. Magkaroon ka ng hanap buhay, kahit estudyante ka pa, may sideline ka, para yung gusto mong bili, nabibili mo kahit hindi ka kayang ibili o ayaw kang ibili ng mga nakakatanda sa'yo. Si Daniel was able to say no even to the king of Babylon. Daniel 1:8. Daniel made up his mind to eat and drink only what God had approved for his people to eat. And he asked the king's chief official for permission not to eat the food and wine served in the royal palace. Si Daniel at ang kanyang mga kabataang kasama galing sa kanyang bayan ay mga aristocrats, mga mayayaman, mga nasa ruling classes. Kaya nung sila ay binihag, dinala sila sa palasyo ng bumihag sa kanila, nagkaroon pa rin siya ng paninindigan na huwag kainin ang ayaw niyang kainin kasi pinalaki sila na privileged. Pinalaki sila na pwedeng tumanggi. Pinalaki sila na pwedeng igiit yung gusto nila. Kasi pag pinalaki kang alipin, pinalaki kang sunod-sunuran, pinalaki kang umaasa lang sa iba, yes ka ng yes, wala kang choice. Kaya mahalaga rin na mga anak natin ay napoprovide natin ng mga pangangailangan at natuturoan din natin silang anak, hindi mo kailangan mag-yes sa lahat ng tao because we don't owe them anything. Pero kung umaasa lang tayo, yun ako, pag inachoy-achoy ka niya, pumayag ka kasi binibigyan niya tayo. Pagka sinampal-sampal ka niya, huwag ka nalang kikibo kasi umaasa tayo sa kanya. Kaya mahirap yung asa ng asa sa iba. Maraming gusto mo, hindi mangyayari. Sunod-sunuran ka lang, anino ka lang ng iba. It is important to be trained at childhood to make a stand. And that kind of training requires some economic stability. Kaya mahalaga sa tao na lagi nagsisikap, naghahanap buhay, nagkakaroon siya ng mga pangangailangan niya para sino man pwede niyang tanggihan
ko talagang gusto niyang tumanggi. Be financially independent as soon, as much as possible. Sabi nila, money talks. Totoo yun. And when money talks, people listen. Nakakatipid ka ng maraming pagod if you let your money do the talking for you. Have a voice. Have money. Earn your money. Kasama dapat ka sa tunay na espiritualidad. Kasi ang Diyos, merong gustong mangyari sa buhay natin na kailangan ni malaya tayo, free enough to be able to pursue what we want to pursue, do what we want, and be what we want to be. Proverbs 21:5, if you plan and work hard, you will have plenty. Dapat ang itinuturo sa mga anak, maghanap buhay ka, hindi, uy, humingi ka na sa ate mo. Oh, mag-text ka na sa kuya mo. Dapat ang ituro nyo sa mga anak nyo, maghanap buhay ka, mag-sideline ka. Gusto mo bumili ng relo na may oven toaster sa loob? Maghanap buhay ka. Hindi, oh, humingi ka na sa ate mo. Ang itinuturo natin sa mga bata, mamalimos, humingi, magmakaawa. All their lives, they will never be free. They will walk under the shadow of other people if they are not financially independent. Proverbs 24:27, get your fields ready and plant your crops before starting a home. Ito ang payo sa mga young people or mga middle-aged people. Bago ka magkaroon ng asawa, bago ka magkaroon ng anak, get your fields ready, plant your crops. May ipapakain ka ba kung nagkaanak ka? O ihingi mo kung kani-kanino ng gatas? Lumos ka dito, lumos ka doon. Tapos, mamaya, buntis na naman yung asawa mo. Ha? Meron na naman! Wala nga kayong pambili ng kahit ano. Buwan-buwan, bilog pa di tiyan. Hindi lang buwan ang bumibilog. Ang galing-galing na gumawa ng mga ganito, pagkatapos wala nang ipapakain, kaya lagi ka nakayuko, pag pinapagalitan ka, hingi ka ng hingi. You will never be the person that you are meant to be when you're always dependent. Kaya yung financial independence, kasama yan sa plano ng isang taong espiritual. Hindi yung God will provide. Ano pong ibig sabihin yung God will provide? Manghihingi ako kung kani-kanino. Magpe-pray ako, nabigyan ako kung kani-kanino. Yung ba ang God will provide? No. God provides through your labor, through your work. And when you are very sick, very young, and very old, that's when God provides through other people. But if you're able-bodied, you have to provide for your needs. Marami mga tao, wala malang kabalak-balak how they will retire. Paano sila magkikreate ng income pag hindi na sila actively employed? Aasa ka na lang sa ibibigay ng anak mo. E paano kung may manugang kang bruhitik? Gutom na gutom ka na, sabi, maganda po nanay ang nangangayayat kayo para hindi kayo overweight. Nangangayayat ako sa gutom, ha? Sabi ko, hindi ako nagpapasexy. May mga ganon, di ba? Aasa ka? Dapat hindi ganon. Ang dami na nating nakitang sad stories. Umasa ng umasa yung pala hindi naman pwedeng asahan yung inaasahan. So, there is no gold in the golden years. Years lang. So, after middle age, do not regret. Do not be possessed by regret. May mga nagawa kang mali, do not live in regret. Learn from what you did and did not do. You can never change your past, but you can always shape the future. Huwag regret ng regret. Huwag niyong gagawin if only. Walang tulong na ibibigay sa atin yung kasasabi ng if only I were rich, if only my parents sent me there, if only I did this. No. Pagka meron tayong mga ganun naiisip, sabi niyo, next time. Two words you should never say, if only. The two words you should say, next time. I will try better. I will try harder. James 3:2, all of us do many wrong things. It really happens. It's part of life. So do not always be bothered by the past. Just reshape your future. And do not always bring up the past of other people. Kung yun, laging binubulat-lat yung mga pagkakamaling na gawa na nila noon na, tapos na yun eh, lampas na. Dapat puro moving on. Kasi umaandar ang metro ng buhay. Pag yung ngayon, inubos mo sa pagmumukmok tungkol kahapon, nasayang na naman yung ngayon. Dapat yung ngayon, may mangyari ng iba. Tama na yung masyadong kadadrama tungkol sa past. Keep moving on.
Proverbs 24:17, even if good people fall 7 times, they will get back up. Kahit daw 7 beses magkadapa-dapa ang tao, kung mahusay sila, magaling sila, mabuti sila, babangon at babangon sila. And 7 doesn't mean 6 plus 1, it means numberless. Kahit ang dami-dami mong paglaglag, pagkakadapa, ang importante yung pagbangon mong mali. Para huwag nang masayang ang panahon. At huwag ka manatiling nakadapa na ang tagal-tagal. Lumalakad ang oras, bawat segundo, bawat minuto, bawat araw, sayang. Pag hindi ka papalapit ang papalapit into the gold of your golden years. As much as you can, still do and keep doing what you want, what you like, what you love. Tatanungin mo yung mga estudyante, ano bang gusto mong pag-aralan? Ano gusto mong maging trabaho? Ganito po. Bakit? Yan ba ang love mo? Hindi po. Yan po malaki kita. Dapat ano yung isip? What do I really love to do? Kasi pag yun ang love mo, doon ka gagaling, doon ka magiging mahusay, at doon ka talaga kikita ng malaki. Kesa hindi mo naman talaga love, hindi mo husay, pumunta ka lang doon dahil yung pinsan mo, laki na kinikita sa ganun trabaho, well, pwede kumita ka rin ng ganun. Pero kung hindi ikaw yon, hanggang doon ka na lang. People become very excellent, become very outstanding only when they operate in their strengths. Yung tunay na giftedness sa kanila ng Diyos. Do not mistake, hanap buhay for buhay. Naghahanap buhay ka lang para magkaroon ka ng buhay, pero hindi ka nabubuhay para maghanap buhay. Kaya maraming dapat ayusin, lalo sa ating bansa. Maghahanap buhay ka ng 8 oras, pero papunta ka sa opisina at pabalik, 8 oras din. So, 16 na oras ka nang naghahanap buhay. 8 oras talaga natira sa'yo sa bahong 24 hours. Doon ka pa kukuha ng tulog, doon ka maglalaba, mamamalansya, mamamalengke, magluluto, maghuhugas ng plato. Doon lahat. E magte-text ka pa ng 3 oras. Di wala nang natira sa buhay. Kaya importante, inaayos mo yan. Kung napakalayo na pinagtatrabahuhan, pilitin mong makahanap ng iba na malapit sa'yo o lumapit ka doon sa trabaho. Kasi papunta't pauwi na lang ang nangyari sa buhay mo. Pagdating mo sa bahay, paghiga mo, babangon ka na uli. Kasi another day begins. Tapos tumanda ka na lang ng gano'n na lang. Hindi mo na nagawa yung gusto mong gawin. Hindi ka nakaarte sa Hollywood. Hindi mo naakyat ang Tour Eiffel sa France. Hindi ka nakapag-mountain climbing sa Switzerland. Tapos namatay ka na lang. Ganun lang ang buhay. Ecclesiastes 9:4-8. As long as we're alive, we still have hope. Just as a live dog is better off than a dead lion. Dress up, comb your hair, and look your best. Yan ang payo ni Solomon. Kahit na minsan, nahihirapan ka sa buhay, hindi lahat ng gusto mo nangyayari, buhay ka. I-celebrate mo yan. May pag-asa ka pa. Magbihis ka, magayos ka, look your best. Kasi you know, when you look your best, you attract a lot of blessings. Mga tao, magbibihis din lang. Wala naman naglalakad sa kalya ng hubot-hubad. Liban na lang, medyo may konting psychiatric issues. Nagbibihis ka na rin lang, ba't di mo pagandahan? Bibili ka rin lang ng damit, ba't hindi mo na iplano yung maganda sa'yo? Hindi ang lalaki ng mga square at mga design para ka naglalakad na bintana. Yung bibili ka ng mga shorts, ang daming bulsa. Diba? Mukha kang naglalakad na punso. Kasi isang tumpok ka. Yung, bakit di ka nalang ganda na may itsura mo? Kasi, God is God of beauty. Nag-i-invest ka na rin lang sa damit, yung meron ng katuturan, yung lumalabas ang iyong ganda, kasi lalapit din sa'yo ang mga magagandang bagay sa buhay. So, sabi niya, sabi pa nga ni Solomon, always wear white. Kasi sa kanya, yung white, yung linen, yun ang pinaka-comfortable, yun ang pinaka-masarap ng panahon nila. But you are not limited to that color. Ibig sabihin lang niya, be comfortable, look your best. Live so as not to be full of regrets later. At usually, ang pinagtisisihan talaga ng tao ay hindi yung kanyang ginawa, kundi yung hindi niya nagawa. Meron tayong mga ilan-ilan na loud regrets na dapat hindi ko sana ginawa. Pero ang mga maraming mga quiet, mga impit na regrets, yung sana nagawa ko. Kaya lang, wala nang chance.
don't live the rest of your life full of regrets. As early and as long as possible, go places, do things. Again, may financial dimension yan. Para magawa ganya mga bagay. Kaya dapat ang laging itinuturo sa mga bata, kung hindi na ituro sa iyo yun at huli na ang lahat, ituro sa mga bata, always make money. Huwag kang mukhang pera, huwag kang maging sakim, but always be productive. Always earn something, kahit maliit. Nakakatuwa yung mga kabataan na habang kasama yung mga barkada, eh, may itinitinda pala siya doong relo, may itinitinda siyang t-shirt, nagkakapera siya. Hindi puro paggasta ang iniisip. Kasi, pag meron kang pera, you can do many other things in life. Money is not evil. Love of money is what makes one evil. Pero dapat magaling kang gumawa ng pera sa buhay na ito kasi kada kilos mo may gastos. Mahal mabuhay, pero mahal ding mamatay. Mahal lahat. So, huwag kang magtipid. Kasi liliit ng mundo mo. Ang goal ng iba, magtipid. No, ang goal mo dapat palakihin ang income, Ganito lang ang income natin, so tigitigi isang baso lang tayo ng tubig na ipapaligo, mga anak. Diba? E ba't di po natin gawing tigitigi isang drum? Pwes, lakihan natin ang income natin para ma-afford natin ang isang drum na tubig. Yung poverty mentality, laging save, tipid. Ang dami kong tao nakikita, 99% yata, puro nagtitipid. Pero wala at wala pa rin. Ang sarap makakita ng mga tao ang iniisip, huy, ano bang mapagkakaperahan natin? Sa magandang paraan, sa masarap na paraan, paano ba tayo kikita? Hindi, anak, magtipid ka ng tubig. Kanina ka pa naghuhugas ng kamay mo. Hindi, anak, magpakalangoy-langoy ka sa isang drum na tubig kung gusto mo, but earn it. Make more money. Dapat ganun ang mentality natin. Expand your horizon. Enlarge your tent. Hindi yung paliitin mo ng paliitin ang buhay mo para magkasya sa maikli mong kumot. Ba't yung mapalakihin ang kumot mo? Pwede yun. Nasa mentalidad. Ecclesiastes 12:1-5. In years to come, you will be burdened down with troubles and say, I don't enjoy life anymore. Your body will grow feeble, your teeth will decay, and your eyesight fail. The noisy grinding of grain will be shut off by your deaf ears, but even the song of a bird will keep you awake. You will be afraid to climb up a hill or walk down a road. Mangyayari daw yan sa tao pag tumanda, humaba ang buhay. Yung parang hindi na ako enjoy sa buhay, wala na akong maisip kainin. Alam niyo, matatanda ko ano lang kakainin mamaya, malaking problema. Ano kaya makain? Yung hindi na malam ko ano kakainin, may inip, hihina ang katawan, na ganoon, mabibingi ka, na hindi mo marinig kahit sinisigawan ka na, pero, bakit munting hindi ng ibon, hindi ka makatulog? Ba't mo siya nadidinig? Matatakot ka daw, umakyat, manaog, at kung ano-ano pa. So, ang ibig sabihin lang nito, huwag kang matakot tumanda, pero, habang bata ka, gawin mo yung mga dapat gawin para wala kang pagsisihan. And very importantly, how do you put the gold in your golden years? Keep renewing old friendships. And how do you keep renewing old friendships? By keep giving and forgiving. May kaibigan ka mula pa kababata. Ang tagal-tagal mo ng kaibigan. Ang dami niyong pinagsamahan. Tapos isang araw, meron kayong pinagkagalitan, pinagkasamaan ng loob, tapos hindi na kayo mag-uusap buong buhay, sayang ang friendship. Save the friendship, magpatawaran kayo, and keep on loving, and keep on enjoying each other. Ang daming ganun, ang konti na ng mga kaibigan, nakakaaway pa. Dapat forgive na lang. Relax na lang. Enjoy na lang ang buhay. Lalo't paubos ang mga kaibigan mo. Pag mahigit 60 ka na o 70, nagkakandaubos na. Paano mo malalamang matanda ka na? Wala ka nang minamanuhan. Lahat nagmamano na sa'yo. Ay, di ba? Malapit ka nang tawagin ng Panginoon.
Kaya dapat samantalahin mo ang natitirang pagkakataon. Lahat naman tinatawag eh. Ang mahalaga lang, nagawa mo yung dapat mong gawin, nalasap mo yung dapat mong lasapin. So, huwag nang makipag-away. Pagbata ka pa, kasi hindi ka pa marunong, pwede kang makipag-away. Pero kung matanda ka na, huwag na. Proverbs 27:10. Don't desert an old friend of your family or visit your relatives when you are in trouble. A friend nearby is better than relatives far away. Sabi ganon, huwag mong kakalimutan ang mga kaibigan ng iyong pamilya, pati yung kaibigan ng magulang mo, kaibiganin mo yung mga anak nun, ituloy niya yung mga friendship kasi may pinagsimula na. At kung nangangailangan ka, huwag kang umasa sa malalayong kamag-anak. Malayo yun eh, ang asahan mo yung mga kapitbahay mong malapit. Ang ibig sabihin lang, makipagmabutihan ka sa malapit sa'yo. Kasi yun ang aasahan mo pag nangailangan ka, na ibig sabihin din, pwede kanya dapat asahan pag siya yung nangangailangan. Be friends with people near and around you. A wise person will make friends with people near her or near him. A foolish person will quarrel with people that he shares time and space with every day. Isang malaking kahangalan na makipag-away sa mga taong lagi mong nakakasalamuha, nakikita, kasakasama. Kasi lalasunin mo ang sarili mong environment. Yung ang tanda-tanda na marami pang kalaban, marami pang kaaway, naku, walang pinagkatandaan yun, dapat makipagkasundo ka na lang, chill lang, sabi nga. Para masaya. Ecclesiastes 4:9, you are better off to have a friend than to be all alone. Because then you will get more enjoyment out of what you earn. This is very interesting. So yeah, you should get more enjoyment out of what you earn. So kung marami kang kita, marami kang pera, marami kang resources, eh di bumili ka ng kasama. Kaysa magbiyahe ka mag-isa, ilibre mo siya, di may kasama ka, mas enjoy yon. Make your money work for you. Kaysa punong-puno nga ng pera yung pitaka mo, nag-iisa ka naman, hindi palabasin mo yung pera, makabumili ka ng kasama. May kasama ka, may natira ka pa rin pera, enjoy. Hindi ka naman kayang patawanin ng pera na nasa pitaka. Hindi ka naman kayang kilitiin ng pera na nasa bangko. Di ba? Kaya kailangan wise ka, put your money to work. And keep making new friends. That's the only way to answer the issue of matanda na ako, namamatay na lahat ng tiya ko, tito ko, mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko, nagkakandaubos. Make new friends. Kasi talagang papaubos ang old friends. Sabi nga nung kanta, keep another one in line. Someone's gonna leave. Somebody's gonna stay behind. Put a little love away. Kaya palungkot ang buhay ng ibang tumatanda kasi wala na silang bagong hobby, walang bagong interes, walang bagong naalalaman, walang bagong pangarap, walang bagong kaibigan. So, anong hinihintay mo? May St. Peter ka na ba? Yun na lang ba ang hinihintay mo sa buhay? Kailan gumagawa ka ng bagong excitement, bagong fun, bagong kahulugan? And again, up to a big point, it requires financial backing. Kaya mahalaga may plano ka sa buhay mo. And do not limit your friendships by age or gender or social status. Anybody can be a source of joy, can be also an object of your help, of your charity, of your love. And very importantly, make and save money. Make and save. Ecclesiastes 11:1-2 and 6. Ship your grain across the sea. After many days, you may receive a return. Invest in 7 ventures. Yes, in 8. You do not know what disaster may come upon the land. Sabi, pag naglagay ka ng kalakal mo dun sa barko, pag alis dun, pag balik, may kita ka na. Pero, paano po kung lubog ang barko? Kaya sabi, invest in 7, 8. O, 7 barko, lagyan mo, siguro naman di lulubog lahat yan. Do not put all of your money in one basket. Invest here, invest there. Kasi yung mga ibang investment na lang, halimbawa, kaisa-isa nilang anak, doon na nila inilagay lahat. E paano pa ngayon pagka nauna pa sa kanilang kinuhay ng Panginoon? Paano na? O kaya nga, nagkaroon ng asawang ubod na sa mga ugali. Paano kung ang lahat-lahat mo inilagay mo sa isang ganong negosyo, tapos nalugi? Kaya iba nagtatanong,
Nasa abroad po kami, gusto po namin magnegosyo. Kailan po ba maganda magsimula pag-uwi namin? Well, kung kaya nyo magsimula na habang nandyan pa kayo, may mapagkakatiwalaan kayo dito, simulan nyo na. Habang kumikita pa kayo, malugi-lugi mo nyo sa simula. Meron pa kayong panglagay para kumita pa rin uli. Pero pag umuwi na kayo dito, wala na kayong income, doon kayo magnenegosyo, sirang-sira na disposition nyo. Kasi takot na kayong mga gumastos, takot na kayong mamuhunan. So, dapat marami kang investment. Ang mga pamilya, dapat hindi lang isa ang kumikita. Pag isa lang ang kumikita sa pamilya, unless talagang limpak-limpak siyang kumita, promise, lagi kayong budget. Laging financial ang issue nyo. Pinag-aawayan nyo kung bakit mas mataas ngayon ng 100 pesos ang inyong kuryente. Pinag-aawayan nyo kalit-lit ang bagay kasi kukunti ang resources. At yan ang dapat tigilan na natin dito sa ating bayan. Isang pamilya, 5-7 ang miyembro, isa lang ang kumikita. Paano kayo aahon yan? Dapat lahat kumikita. Kahit maliliit na paraan. Mag-buy and sell ka, mag-negosyo ka. Marami mga negosyo hindi mo kailangan ng financial capital. When you get into sales, you can sell insurance, sell real estate. Hindi mo kailangan ng malaking capital dyan, oras lang at konting training. Kailangan, lalo kung iisa ang nagtatrabaho, trainin nyo kahit mga nag-aaral. May nag-aaral yan eh. Ang dami-dami niyang panahon sa mall. Ang dami-dami niyang panahon na mag-social media. May panahon din yan para kumita. Huwag isa lang. Hindi kayo aahon sa hirap. Kailangan lahat kumikita. Kasi lahat kumakain. Ang talagang exempted lang, sobrang tanda, sobrang bata, o sobrang may sakit. Huwag yung asa ka lang ng asa. Sow your seed in the morning, sa patuloy. And at evening, let your hands not be idle. For you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will do equally well. Magtanim ka daw sa umaga, at pagkatapos ka na magtanim, mainit na ang araw, pumasok ka sa bahay, may gagawin naman yung kamay mo. Gumawa ka ng siomay, magluto ka, magpinta ka. Ano man yun, meron ka pang gagawin. Kasi hindi mo naman alam kung itinanim mo, tutubo. Hindi yung may taxi ka, ay, naka-boundary na ako, natutulog na sa ilalim ng puno. Bakit hindi madagdagan ang kita mo? Kasi bukas may sakit ka, hindi ka kikita. So, mangungutang ka. Dapat kita ng kita, may surplus, may sobra. Many people remain poor because of mentality. Pwede na to. Kasya na to. Tapos maghanap na ng mga pagkakagastahan. Dapat habang may panahon, may oras, kaya ng katawan, kumita ka ng kumita. Kasi kumisan sa linggo ka may sakit. Minsan, sa linggo may bagyo. Hindi ka makapagtrabaho, wala kang hanap buhay. Dapat meron kang paghahanda dyan. But, spend enough. So you earn, you save, you spend. May plano ka. Gano'ng kalaki ang earning ko, gano'ng karaki ang isisave ko, at gano'ng karami ang gagastusin ko. Kaya ibig sabihin talaga, dapat may surplus. Yung iba, hindi pwedeng isipin yan kasi sila lang yung naghahanap buhay. Utang pa yung nagastos na. Uutangin yung kikitain pa lang kasi agad na agad. Kasi ang daming consumers, isa lang ang producer. Pero dapat marunong ka rin gumastos. Meron kaming kilala, matanda na ipon ang ipon kasi lahat ng pera niya, lagay siya ng lagay sa mga kung saan-saan, mga alkansya, ipit dito, ipit doon. Tapos, bigla siyang namatay. Ang dami palang naiwan, hindi man lang niya na-enjoy. Proverbs 28:22, the stingy are ever eager to get rich and are unaware that poverty awaits them. Hindi ko umuipon ka ng ipon, subi ka ng subi, tago ka ng tago, eh may enjoy mo yung tinago mo. Kasi kung isa nananako ng iba, o kaya bigla ka namatay, hindi mo na-enjoy. There should be pleasure in earning, but you must never miss the pleasure in spending. Yang pera, binibigyan ka lang ng sarap pag ginagasta. Usually, hirap na hirap ka para kitain. So, dapat meron kang sarap na ginagasta mo siya. Let your money work for you. May natitipid, mayroong masisave, pero may ginagastos. Hindi lang puro savings, hindi lang puro tipid, at hindi lang puro sakripisyo para sa iba. Yang buhay mo, binigay sa'yo ng Diyos para ikaw ang mabuhay para sa sarili mo. Hindi pwedeng ibigay mo yan sa iba. Si Jesus ang gumawa nun. Yung buhay mo, dapat mo yung ibuhay. You give a part of yourself to others. You give a part of your income to others. But never neglect yourself. It is your divine duty to your Creator to live your life. Proverbs 23:6-7.
In the sobrang mga kuripot, do not eat the bread of a man who is stingy. Do not desire his delicacies, for he is like one who is inwardly calculating. Eat and drink, he says to you, but his heart is not with you. So yan daw mga sobrang mga madamot, huwag ka nalang umasa, huwag ka nalang mag-enjoy nung kung ano man inaalok niya, kasi habang kinakain mo yung pagkain niya, bilang siya ng bilang, nakakapitong lunok na siya. Nakakatatlong lagok na siya. Yung, huwag na lang, yung ganun, huwag kang umasa sa ganun. You know, ayaw din sa ng Bible doon sa mga taong sobrang kuripot. Yung sobrang wala nang ginawa kundi magtuos, magkwenta. Kasi generous sa atin ng Diyos. We should be generous to others. At kung kulang at kapos tayo, tapos alam nating mayaman ng Diyos, di hindi Diyos ang may problema tayo. May problema ang ating lifestyle o may problema ang mga tao sa paligid natin na hindi nila tayo hinahayaang umunlad, umakahinga, kasi puro sila nakasabit at puro pabigat. Kaya dapat bawat isa, siruin ang sarili. Ako ba ay nakakabigat sa pamilya ko o nakakagaan? Of course, paminsan-minsan, pabigat ako. Natural lang yun kasi may sakit ako, kasi wala akong ngayon na buhay, kasi nalugi ako. Pero dapat paminsan-minsan yun, hindi lagi. Do not leave too much money for and with your children. Mga magulang, kumisang tinikis yun ang tinikis ang sarili at inipo niya lahat sa anak, kumisang napupunta lang sa manugang niyo yan. Mabuti kung mabait na manugang, eh kung hindi. Mayroon pa nga tayo nababalitaan ng magkasawang nag-ipon ang nag-ipon, tapos inilagay na lahat ng property nila sa pangalan ng anak. Ang anak nag-asawa, namatay ang anak, napunta doon sa asawa yung lahat, nag-asawa yung kanyang manugang ng iba, at sila ngayon na nakatira doon sa bahay na pinatayo na matatanda, at pinalayas pa sila. Parang teleserye. Okay, let's say tiyak kayo sa inyong mga anak, pero tiyak ba kayo sa mapapangasawa ng mga yan? So, huwag niyong ipamana hanggang di kayo patay. Ang mahirap yung buhay na buhay pa kayo, naibigay niyo ng lahat, tapos eto kayo ngayon, tinitikes. Sa mga anak, pagkamatay ko na, tsaka ka na. Kung may matra pa. Kasi bala ko mag-tour. Diba? Hindi yung iiwan ko lahat sa iyo, hoy, may kamay ka, may paa ka, magtrabaho ka. Pinag-aral kita, magandang pamana na yan. Kung napag-aral, eh kung hindi, eh, binigyan kita ng buhay, pamana na yan. Maghanap buhay ka na. Kung meron akong mga pwedeng ibigay sa iyo na iwan, maganda. Pero hindi ko ibibigay sa iyo lahat. Kasi hindi ako nakakatiyak sa mapapangasawa mo, anak. Diba? Tiyak ba tayo doon? Kumisa ka, sarili mong anak, di ka nakakatiyak eh. Kaya dapat, yung golden years mo, pagandaan mo rin yan. Huwag mong iasa sobra. Ecclesiastes 2:18-19, sabi nitong mayaman na magulang, I hated all the things I had toiled for under the sun because I must leave them to the one who comes after me. And who knows whether that person will be wise or foolish. Yet they will have control over all the fruit of my toil into which I have poured my effort and skill under the sun. Sabi niya, ang dami-dami kong kayamanan, mahirap, ang sama-sama ng loob ko. Bakit po? Eh, iiwan ko lang eh. Nakakatiyak ba ko na yung pag-iiwanan ko? Worthy? Pinaghirapan ko to. Kaya kailangan, huwag ka naman sobrang maghirap sa buhay mo na wala ka ng time to enjoy, tapos iiwan mo lang pala. Dapat naghihirap ka para meron kang kitain, meron konting sobra, tapos magbakasyon ka, magpahinga ka din, maghirap ka ulit. Hindi puro hirap. Kailangan balanced. Yung sobra ka mag-iiwan sa mga anak mo, let them make their own future. It's good that you send them off well. If you are able to give them education, training, and some capital for some business, and maybe some little cash, that's fine. Pero dapat meron kang enjoy sa sarili mo, lalo't nagsikap ka naman talaga at nagpakahirap sa buhay. Importante, kasi pag sobra ka nagbigay din sa mga anak, kung sila naman ay bulagsak, pwede sila marunong, mawawala din eh. Sila lang ang gagastos, mabuti pa, makigastos ka na. Maganda mag-iwan, maganda talaga makapag-iwan. Pero yung hindi to the point na wala ka nang na-enjoy sa buhay, binigay mo lahat. Proverbs 22:6-7, teach your children right from wrong. And when they are grown, they will still do right. The poor are ruled by the rich, and those who borrow are slaves of moneylenders. Bakit magkasunod yung teaching na teach your children right from wrong, tapos ang kasunod, the poor are ruled by the rich. Ibig sabihin, turuan nyo ang mga anak nyo
to be financially independent. Turuan niyo mga anak niyo na kumita para hindi sila maging alipin ng iba. Huwag niyo silang turuan na mangutang ng mangutang. Turuan niyo silang maghanap buhay. Kasi ang nangungutang ay alipin ng pinagkakautangan. Mahalagang training yan. When you do not children, teach your children this, to make money, you set them up for slavery. So, mahalaga yan. At huwag ipon ng ipon lahat sa bangko. Money kept in the banks may not really be yours in the end. Tapos kung sarili mo pa lang yan, wala man lang nakakaalam, may akong kabigla ka namatay, o ano nangyari sa pera mo? Tapos, ipon ka ng ipon, tinitipid mo yung sarili mo. Dapat marunong ka magmahal sa sarili. Eat, drink, enjoy your life. At the same time, of course, being good to your children. If they are still dependents, if they are still minors, being good to people around you, but never neglect yourself. Ecclesiastes 3:13, God's gift to us is the happiness we get from our food and drink and from the work we do. Regalo daw ng Diyos na ma-enjoy mo ang bunga ng iyong pagsisikap. Huwag enjoyin ang pagsisikap ng iba. Dapat pagsisikap mo yan. Now, how do you add gold to your golden years? Treat sickness like it's part of life because it is. Nakita na natin sa mga lola natin, sa mga magulang natin, nakikita natin nangyayari everywhere. People get sick. Especially, kung tumatanda na sila, napaka-blessed naman yung hindi nagkakasakit, pero generally nagkakaroon. So, huwag tayong magmaang-maangan na parang nagugulat tayo na nagkakaroon tayo ng sakit. Kasama yun sa buhay. Ang tanong mo lang sa iyong sarili, may hospital insurance ka ba? May inipon ka ba naman para makabili ka ng mga pampahid-pahid dito, pang-inom-inom doon? Huwag kang magulat na nagkakasakit ka. Kasi nangyayari talaga yan sa lahat ng henerasyon. Pero ang point, natuto na ba tayo para paghandaan natin ang panahon ng pagkakasakit? One sickness can wipe out an entire lifetime of savings. Kung may savings. Kung may konti ka na ipundan, nabibenta yan, fire sale pa, mura pa pag nagkakaroon ng may sakit. All because you are not covered financially. Yung pang iba, meron akong faith sa God, kaya ayoko na issue insurance. Tapos pag nagkasakit, sister, pinagpe-pray ko na may magbigay sa akin eh. Ayan ang faith mo. Sabi nga ni Lord, ikaw magbibigay sa akin. Uy, kung bibigyan kita, dapat akong kausapin ni Lord, di ikaw. Wala pa sinasabi sa akin si Lord. Diba? Yung iba kasi, alam mo, meron akong vision, bibigyan mo ako. Tapos living by faith. Ang ibig sabihin nun, living by begging. Masyado chinichipin ng mga tao yung word the faith. Kung may faith ka, magtatanim ka, naniniwala ka, nabubunga yun, bebless ng Diyos, aani ka. Yun ang faith. Hindi yung tutunganga ka na lang dyan, hihintayin mong may maawa sa'yo. Dapat naintindihan natin what it means to be faith. Proactive ka. You plant, so you harvest. And where is the faith there? That what you plant will bear fruits. Psalm 74:14, I am sick all day and I am punished each morning. Reklamo ng isa, it can really happen. Psalm 88:15, ever since I was a child, I had been sick and close to death. Pero hindi naman siya namatay at naikwento pa nga niya. Sickness is part of this imperfect life. Do not act surprised. It's really part of life. Pag dumapo sa atin, napakahalaga that you are able to mitigate the pain, that you are able to get medical attention, or at least you are able to get care. But it happens to all of us. Just do what you can before and even during sickness. May mga tao, lifelong ang illness nila. But it doesn't mean na every minute, every second, you don't feel well. May mga corridors yan, may mga konting pockets of comfort. That's when you live the other side of you. Kasi yun ang truth mo, yun ang given mo. May mga tao na, let's say, na paralyzed, but it's at the end of life. You can still do many other things. You could be disabled in one area, but you are other able. You have other abilities. Get life to the max. Whatever, whenever there's a space to live your life, do it. Importante, kaya mahalaga yung live a healthy lifestyle. Watch what you eat and drink. And fortify yourself all the time. Yung ting kakain ka, kapatid, may iniinom ka, sinasabi mo, honestly and truthfully, pinapalakas ang katawan ko nitong kinakain ko. Kakainin ko itong prutas na to,
binibigyan niya ako ng mga vitamins at kung ano-ano. Kakainin ko tong tamang food na ito. Pero yung kinakain mo, mga sitsirya na punong-puno ng mga kung ano-anong chemical, ang iniinom mo, mga fake drink na may mga food color, isang katerbang sugar, ang totoo, kumakain ka lason, dahan-dahan. So dapat yung may kinakain ka, may iniinom ka mo, pinapalakas ko ang aking katawan. Maging conscious ka doon. Na ito yung nagagalit ka na hindi kailangan, halos mangisay ka at manigas sa galit, pinapatay mo yung sarili. Kasi sinisira mo yung mga internal organs. So live right. Live in a healthy way so that you can have a prolonged, enjoyable life. We are what we eat. Sabi nga ng isang doktor, when you eat right, you don't need medicines. When you eat wrong, no medicine will work. So, dapat tama ang lifestyle natin. And treat end of earthly life as part of life. In other words, treat death as part of life. Kasama yon. We are born, we die. Ang mahalaga lang, pagka tinatawag ka na, hindi ka full of regrets. Live to the fullest, then meet your maker. So, prepare yourself for the end of life of the people you value. Marami rin ganyan. Namatayan ng nanay, namatayan ng tatay, namatayan ng asawa, ng anak, ng kapatid, ng kaibigan, ng mahal sa buhay. Parang surprise na surprised. People die. At kahit kasama mo sila, nag-enjoy ka, deep in your heart, there's a space na handa pag dumating bigla yung moment na yon. Don't live in denial. People die. So, love them now. Give your care. Mahalin mo na. Para pagkabiglang nawala, wala kang pinagsisisihan. Yung iba, naku, namatay po ang nanay ko. What is so surprising? People's mothers die. Dapat handa sila, handa ka rin. At nabuhay kayo to the fullest na pag-end ng earthly life, meet your maker. Tapos na ang to live is Christ, to die is gain na. Dapat handa ka. Yung iba sobrang nagwiwindang, sobrang nasisira ang lahat-lahat. Kasi wala man lang silang paghahanda sa loob ng puso nila. Itong kasalo ko na to, itong kasama ko na to, hindi ko alam kung sino sa aming dalawa ang mauunang kukuhanin ng Panginoon, pero may ganung moment, kahit ayoko yon, tatanggapin ko sa puso ko na mangyayari yon. Hindi ko yon wish, hindi ko yon prayer, pero alam kong ganun ang life, tatanggapin ko. So pag nangyari, hindi ka parang bigla na lang na inihagi sa apoy. Meron kang lungkot, meron kang paghirap ng loob, pero meron ka na rin naging paghahanda. At ano ang paghahanda? Para sa physical death ng mga mahal natin sa buhay, eh mahalin mo na ngayon. Payagan mo na siyang mahalin ka rin. At pag natapos ang ating earthly life, next chapter. Walang regrets. Psalm 39:4-6. Please, Lord, show me my future. Will I soon be gone? You made my life short, so brief that the time means nothing to you. Human life is but a breath, and it disappears like a shadow. Yun ang truth. Huwag tayong magtago sa katotohanan na yun. Yun ang truth. Kaya make every day, every hour, every minute count. Because every minute could be your last. Or could be the last of your loved one. Dapat handa tayo doon. Yung iba, takot na takot mamatay. Yung kamatayan, mga kapatid, mag-inhale tayo ha, pag sinabi ko ha, tapos mag-exhale kayo pag sinabi ko rin. Ha. Inhale! Exhale! Ganun lang ang kamatayan. Yung nalagot ang hininga mo, dead. Sandaling-sandaling ka lang mamatay, split second. Tapos iniisip mo ng ilang oras, ilang buwan, ilang taon. Paano kaya ako mamamatay? Kailan kaya ako mamamatay? Sayang yung oras mo. Mamatay ka na lang pag oras mo na. Sandaling-sandali lang yung malagutan ng hininga. Kaya ang tawag nga doon, nalagot ang hininga yung, ang piano, sa'yo anak, ah, dead ang mother. Di ba? Dead na, tapos. Pero bakit iisipin mo yung moment na yun? Ang dami-daming pina-fast forward mo, na ang daming oras ang naubos. Pag darating yun, hindi mo mapipigil, hindi mo rin alam kung kailan. So, mo na lang isipin. Live your life to the fullest, and when it happens, let it be. And when it happens to your loved ones, hindi natin nakakatuwa yun, but that's life. Let it be.
Love now para no regrets. And then do not worry, do not fear. It is useless and tiring. Matthew 6, 27 and 34, can worry make you live longer? Don't worry about tomorrow, it will take care of itself. You have enough to worry about today. Yan ang laging itinuturo ni Lord, ha? Live today, for today, now. So yung bukas, hindi mo alam kung nandiyan ka pa pagdating ng bukas. So atupagin mo yung ngayon. Pagbos mo yung bukas, mamahalin ko siya, mahalin mo na ngayon. Bukas, mag-i-enjoy akong kumain. Meron kang kaya ngayon, gawin mo na ngayon. Hindi mo hawak ang bukas. And do not overthink. Most of your fears come from overthinking, from over-imagination. And then of course, how do you add gold to your years? Smile, laugh, love. Every time you could. It's an opportunity. Proverbs 15:13, happiness makes you smile, sorrow can crush you. So to make other people happy, that's a ministry. Gusto mo mag-minister sa pamilya mo, make them happy as much as you can. Do not cause them unnecessary sorrow. Make your family happy, make your friends happy, make people happy. It's a ministry to each other. 1 Corinthians 16:14, show love in everything you do. And of course, we have to accept that it is inevitable to be alone at times. Part yan ng life. Dapat marunong ka maging alone. You enjoy company, you enjoy people, but there are times when walang tao, hindi ka dapat magbukmok. Enjoy it. Hindi rin naman laging ganun yun eh. Nothing is permanent. Company is not permanent. Aloneness is not permanent. So it is good to learn to cope with. It is even better to learn to master, and it is best to enjoy periodic aloneness. Alone must not mean lonely. Pag alone ka, you can be your true self. You can really do what you want, when you want, however you want. So sa mga moments that you're alone, enjoy those moments. Huwag lang sobrang dami nun. Kasi we were created by God to be sociable. Pero huwag ka mo laging tapalan ng kahit sino na lang kasama yung aloneness mo. May aloneness talaga, enjoy it. It will end. And companionship will be restored. But enjoy those moments. And be true to yourself. You've got to know yourself. And usually, bata ka pa lang, you know yourself. Kaya lang, kumisan, nalilito ka about yourself kasi nililito ka ng iba. Binibigyan ka nila ng expectation ng mga duty, binibigyan ka nila ng mga do's and don'ts, kaya kumisan nakakalimutan mo yung sarili. Ang trabaho ng pamilya, ang ministry ng mga kaibigan at ng mga mahal sa buhay is to help the person know herself or know himself, not to deny himself, not to deny herself. Lahat tayo nilikha ng Diyos, meron tayong inborn nature, and then we develop traits because of conditioning, and then we make our own character, sometimes because of our decision, but there are inborn realities about ourselves that you must know, that your family must encourage you to know, so that you can live your real life. Be your true self, live your real life. Huwag mong gawing parang drama ang buhay na meron kang papel na ginagampanan dahil yun ang script na ibinigay sa'yo ng iba. Live your true self. And very importantly, at least before you die, but the sooner you start it, the better. Love your true love. Kaya mahirap yung aga-aga pa, nag-aasawa ka na, mamaya, nagising sa isang araw, hindi pala siya ang talaga mong mahal, may iba pala, kaya ang gulo. Give it time. Lalo yung may partner ka sa buhay, may mga legal aspect yan, may mga formal aspect ang love. Love your true love. Ang hirap-hirap nung yung tunay mo mahal, hindi mo mahal, tapos yung hindi mo mahal, yun na kailangan mong pahalin, tapos namatay ka na, sayang. 1 Corinthians 15:10, but God was kind. He made me what I am, and His wonderful kindness wasn't wasted. Sa inyo, mabait ang Diyos, nilikha niya ako kung ano ako, at hindi na sayang yung paglikha niya yon. Ako ay nagpaka ako. I live my life, I love my life, when I meet my maker, I say, thank you.
So apply all of this in your life and in other people's lives. Fortify, strengthen yourself for yourself and for your juniors and seniors, for your possible and natural and inevitable beneficiaries. Hindi tayo nabubuhay mag-isa, pero unang-una, palakasin mo yung sarili para sa totoong sarili mo, at palakasin mo rin sarili mo dahil may umaasa sa'yo, may naniniwala sa'yo, meron kang kailangan tulungan, so palakasin mo ang iyong sarili. Ang goal dapat ng mga anak, lalo't napakabuti na inyong mga magulang, dumating ang time ma-reverse, kayo naman ang magiging mabuti sa kanila, kayo naman ang magsusupport sa kanila, kayo naman ang mag-aalaga sa kanila. Ang goal dapat ng isang asawa ay pag-aanin ang burden ng asawa niya, hindi yung dagdagan. Ang burden dapat ng anak, pag-aanin ang buhay ng magulang, ang magulang, pag-aanin ang buhay ng anak. Yun ang ministry natin sa isa't isa. Itong ganitong mga kaalaman, hindi agad-agad nauunawaan ng maraming tao. Kaya kung minsan ang tanda na nila bago nila marinig, parang masyadong huli na para magkaroon pa ng major change. So, if you are a young person and your elders were not able to give enough attention to these things, they were not able to prepare for their golden years, they were not able to do this and that, take care of your elders. Especially if they are unable to realize all of this early enough and they were not able to prepare for their old age. Huli na. Walang nagsisihan. Alagaan nyo sila kung hindi nila napaghandaan. But while there is time in your own life and you are young enough, prepare for your golden age. Help and enable, empower other people to prepare for theirs. Mga anak, kung middle age na kayo, o alam pa sa middle age, be very productive para tumigil na tayo sa pagsandal sa ating mga magulang para maasikaso naman nila yung pag-iipon, pag-enjoy sa buhay, ma-enjoy nila ang kanilang golden years. Hindi ang tanda-tanda na nila, burden ka pa rin. Dapat ang goal ng anak, gumraduate ka sa pagiging umaasa sa magulang. Lalo't mahigit ka ng 30, 35, baligtad na dapat ikaw na nagsisimula ngayon na maasahan ang iyong magulang. Pero kung hanggang ang tanda-tanda mo na umaasa ka pa, wala na silang time mag-prepare para sa kanilang retirement, para sa kanilang golden years. So palayain natin sila by being productive ourselves. Shorten, minimize your dependence on your elders. Set them free. Lalo't mga kapatid nyo, hindi naman kayo sinilang ng atin nyo, pero bakit siyang kailangan magbuhat sa inyo buong buhay? Ang dapat goal mo, makatapos ako agad ng pag-aaral para si ate, siya naman ang mabigyan ko, hindi yung mag-aasawa ko, magkakaanak ko, ate, yung pamangkin mo, bili mo ng kung ano-ano mga diaper. Yung mga dahon na lang ng saging. Pa-diaper ka pa, wala ka namang kita. Diba? Yung ate mo, tumanda na ng tumanda, hindi na nagkaroon ng love life. Tapos ikaw, ang dami-dami mo love life. Diba unfair yun? So teach, train your children as soon as possible to prepare for their own golden years. Meaning set them free. And you will have a golden life. Ang buhay is a gift from God to be enjoyed. It is not a problem to be solved. It is a trip. It's a journey. It's not only a destination. Hindi lang destination na pagdating mo doon, okay na. Dapat habang wala ka pa roon, papunta ka pa lang doon, nag-enjoy ka na. Kasi malay mo naman, di ka makarating doon. Para hindi ka lugi. Ang tunay na spiritualidad, good in eternity and good here. Heavenly and also earthly because you are body, soul, and spirit. Live a balanced life. This is Jesusness. This is the will of Jesus for us. Na hindi naintindihan ng maraming super conservatives of his time na ang laging ginoglorify ay pagtitiis, pagdurusa, pag-aayuno. Hindi nila naintindihan si Jesus that Jesus came to set people free. Sabi niya, I came that you might have life and have it abundantly. Dear God, we thank you for life and we thank you for the abundance that you want for us. Teach us to align our minds, our lifestyle with your will so that we can live in the perfect area of your will. Pagbulay-bulayan natin ng mga kapatid, what we should do, what we should not do, how we can improve our lives, not only for ourselves, but for everyone who is concerned with us. Be with the Lord in silent reflection. Lord, finish this message, please. Make it personal for each one of us.